Sa taas na 5'8 mahihirapan si Yuki Kawamura na makapasok sa NBA. Subalit mayroong isang paliwanag dito na pwedeng magpapasok sa kanya sa official lineup ng Memphis Grizzlies o kahit sa two-way spot man lang. 5 puntos ang kanyang kinamada sa kanyang debut sa loob yan ng 9 minuto at mayroong 3 assist. Subalit, heto ang mga napansin ko kay Yuki Kawamura sa naging debut niya. Para mabigyan ka ng spot, kinakailangan mo makumbinse ang iyong head coach na magaling ka at marami kang magagawa. Itong si Kawamura ay 5'8 ang taas, subalit gumawa siya ng ingay sa Japan at nag-a-average ng 20 points bawat laro. Sharpshooter ang batang ito, mga idol, at siguradong ito'y magagamit ng Memphis Grizzlies. Sa minutong ibinigay sa kanya, gumawa siya ng mga play para sa kanyang mga kasama. Hindi niya nga lang makokontrol yung kanyang size, umaatake pa rin siya at ito'y nagresulta sa pagka-block sa kanya. Sa kanyang kalitan, madali lamang para sa kalaban na bantayan siya, subalit yung kanyang effort, yung kanyang hustle and bustle, yun ang kanyang kalakasan. Maliban dyan, nagpakita rin siya ng kanyang kakayahan sa depensa. Si Jaden Hardy kanyang dinepensahan at kanyang naipwersa pang pumasa. Maging sa full court, siya'y dumidepensa din. Sa pag-alis ng Derrick Rose, isa itong magandang oportunidad para sa kanya. Ngayon, mayroong 2 bakanteng posisyon sa Memphis Grizzlies. Yung isa sa two-way spot, mga idol, paborito si Scottie Pippen Jr. na mabigyan ng posisyon. Ang magandang balita ngayon ay sa mga pinapirma ng Memphis Grizzlies ng Exhibit 9 deal para mag-compete sa training camp nila, itong si Kawamura ang naunguna. Natawagan naman siya ng foul sa pagbabantay niya kay Dwight Powell. Nasa pool niya ito sa balikat. Isang patunay na kahit sa mga big man ay mayroon siyang kakayahang bumantay. Sa kabuuan sa nakita ko, nahihirapan si Kawamura na makapasok. Subalit, positibo ang kanyang playmaking, ang kanyang passing, ang kanyang shooting at ang kanyang depensa. Ngayon, nasa kay Coach Taylor Jenkins na ang desisyon kung ano ang kanyang gagawin kay Kawamura. Kung ako, ipapasok ko to. Sa ibang balita naman, ang Boston Celtics ang pinabura ng mga general manager bilang number 1 na kupunan sa Eastern Conference, pangalawang New York, pangatlong Philadelphia, pang-apat ang Cavaliers, pang-limang Milwaukee Bucks, pang-animang Orlando Magic at pang-pito ang Indiana. Hindi na ako kukontra sa Boston Celtics despite na marami mga kupunang nag-improve sa kanilang grupo, malakas pa rin naman sila. Ngayon sa kabila sa Western Conference naman tayo. Ang OKC ang number 1, nakatanggap sila ng 80% na boto. Pangalawa ang Minnesota, pangatlo ang Nuggets, pang-apat Dallas, pang-lima ang Suns, pang-anim ang Memphis, pang-pito ang Pelicans at ang Golden State pang-8. Kung napapansin nyo, wala nga dyan ang Lakers. Wala nga silang botong natanggap considering na walang nagbago sa kanilang lineup. Ayon nga kay Brian Windhorst, ang senior NBA insider ng ESPN, ay pang-play-in team lang daw ang Lakers at madaling ipredict yan para sa kanya. Ang Golden State naman, kahit na nawala si Klay Thompson sa kanila, mayroon naman sila mga bigating role player na nakuha at sapat na yun upang sila'y makatanggap ng boto galing sa mga GM. Para sa mga fast break at punto-puntong balitaan, tumutok lang palagi and as always, thank you for watching!